Simulan na natin ang ating U-Quote for the day. Ang ating U-Quote for the day ay, "You can have it all, just not all at once," by Oprah Winfrey. Yan, ano ba ibig sabihin nun? Can have it all, just... Ano nga ba ibig sabihin yan? Ito to yan, ano, marami tayong gusto sa buhay eh, di ba? Marami tayong gusto i-try, subukan, pero, you know, we need to focus para, alam mo yun, maganda ang kalabasan ng bawat gusto natin. Kasi, alam mo yun, meron tayong tinatawag na jack of all trades, di ba? And minsan, being master of none. Kapag pinagsabay-sabay natin, minsan nawiwindang tayo, hindi na natin alam kung anong uunahin natin, hanggang sa wala tayong natapos at all. So, alam mo yun, dapat may focus tayo. Halimbawa, kung gusto natin ang pag-bake, sige, mas galingan natin, pagsisayan muna natin ang pag-bake bago tayo tumalon sa ibang business, halimbawa. Oo. So, dapat may focus tayo. Pero hindi imposible na magawa natin lahat yan. Diba? Dapat tayo. Isa-isa. One step at a time. Parang learn to prioritize. Come on. Konti-konti. Pagsabay-sabay. At ito nga, oh, ang hirap nung tanong na to, ha. Kung papipiliin tayo between two things, alin dito ang pipiliin natin? Maging masaya ang ibang tao? O? Oh. Pera tayo. Kumbaga, maging masaya ibang tao pero tayo hindi. O maging masaya tayo pero ang ibang tao? Ha? Ano yun? Ganito, alam ko na. Para malinaw. Okay, kaya ba today? Masaya ang ibang tao. Masaya ang ibang tao, pero hindi tayo. Or, masaya tayo, pero hindi sila masaya. Mahirap naman. Mahirap nun. Alam nyo, depende kasi siya. Yan eh. Depende yan eh. No? Depende yan sa sitwasyon kung anong meron tayo. Kung nasa ang sitwasyon tayo. Oo. Let's say, for example, meron tayong... ito yung identity natin, eto ako. Eto ako, ganyan ako. Pero masyado tayong nagbe-base sa mga standards na meron ng society. So, mas pagpagsabihan sitwasyon, mas i-prioritize natin yung happiness natin. Huwag tayo magbabase sa kung ano yung opinion ng ibang tao, kung ano yung gusto ng tao para sa atin. Mag-base tayo sa sarili natin kung ano yung gusto at ikasasaya ng puso natin. Yun. Pero may iba rin kasing... may iba rin sitwasyon na, for example, sa isang pamilya, ganyan. Meron kang gustong bilhin napakamahal, eh hindi naman kakasya yun sa budget. Imbis na bilhin mo yun for your own good, why not ibigay mo yun, i-share mo yun sa pamilya mo para mas makatulong ka pa. So, case to case talaga, iba-iba. Diba? Oo, tama. Magbalansehin. Oo, balansehin natin. Yun naman dapat talaga babalansehin. Pero kung kailangan nyo lang mamili dito, ano yung pipiliin nyo? Kasi ako, ang pipiliin ko, maging masaya ako. Kasi nangyayari naman yan sa totoong buhay. Minsan, masaya tayo, pero sila, hindi sila masaya. Wala na tayong magagawa. Basta ginawa natin maging masaya. Kasi, at the end of the day, buhay natin to. Kailangan natin mag-survive. Yes. Survival pa rin naman ang mundo eh, di ba? So, minsan talaga, minsan, aminin natin, ang bawat tao, meron tayong ka-selfish na. Tama ba? May pagka-selfish na. Depende sa level. Hindi pwedeng lagi mo iisipin yung ibang tao. Paano ka naman? Di ba? Kailangan magtira ka sa sarili mo. Tama. May point naman yon. Tama. Oo. Dapat talaga, alam mo, priority mo rin dapat yung sarili mo. Sarili. Oo. Kasi hindi naman sila yung mamumuhay ng buhay mo. Ikaw yan. Buhay mo yan. Oo. Kailangan magmasaya ka rin. Diba? Pwede bang mayroon ano? Mayroon lang isang lungkot eh. Kasi ang dahilan mo, gusto mo sila maging masaya tapos patay ka na. O, paano ka na? Diba? Bagay. Pero may iba po, di ba, na ano, parang inuuna muna nila yung sa iba, tapos pag time naman na feeling nila, sarili ko naman yung aasikasuhin ko. May ganong moment. May ganon. Kasi ganito yun, kung mahilig ka tumulong, mas marami kang matutulungan iba kung tutulungan mo muna rin ang sarili mo. Big example, di ba sa aeroplano, pag magka-crash, unahin mo muna lagyan ang sarili mo bago ka tumulong sa iba. Para mas marami kang matulungan. Totoo. Parang sa pagmamahal lang yan eh. Mas mahalin mo muna yung sarili mo. Kasi how are you going to give love for others kung wala ka mismong pagmamahal sa sarili mo, diba? So, ganun lang yun. Punuan mo yung sarili mo and then dun sa case na yun, makakapag-share ka naman sa isang tao. Huwag tayo makonsensya kasi baka isipin mo iba, ay, ang selfish. Ay, mas gusto yung sarili. Para sa akin, yun yung tama. Mahalin mo rin yung sarili. Si Christoph, kaya masaya kaya. Parang hindi ako sa awa na eh.
Medyo na ano lang ako, na bother lang ako din sa dalawang tanong kasi most of the time inuuli ko 'yung sarili ko. Yung parang inuuna ko 'yung kasiyahan ng iba, like 'yung pamilya ko or 'yung mga kaibigan ko. Ewan ko, parang nagiging source of happiness ko din 'yung ganun na napapasaya ko sila. Parang ewan ko, nagiging masaya din ako. Pwede rin 'yun eh. Pero actually, hindi siya di talaga siya tama na inuhuli ko 'yung sarili ko. Di ko alam, pero siguro someday matututunan ko din na unahin muna 'yung sarili ko. Siguro hindi pa siya ngayon na. Ayun, kaya medyo tahimik ako kasi parang nabother ako doon sa dalawang ano. Hindi ko alam kung saan ako nalugar doon. May pang-gupot na nagaganap sa akin. May mga reality. Oo. Pero totoo yun kasi may mga tao na they're happy. Pag nakikita na yung mga tao sa paligid nila, it's happy. Oo. May ganung satisfaction at fulfillment na nabibigay. Kaya sabi ko talaga, case to case talaga. Iba, depende sa sitwasyon. O katulad nga kay Cristo. Oo. Basta ang mahalaga, balance lang. Masaya ka? Oo, mapapasaya mo rin yung tao. Depende talaga, depende. Basta balance, yun ang importante. Ang galing ni Maring Oprah talaga. Oo, Maring Oprah. Diba? Oo, si Oprah Winfrey, alam naman natin, napakasikat sa American talk show host niyan, television producer, actress, author, at philanthropist. Ito si Maring Oprah, alam natin talaga, nagsimula din ito from ano eh. From ano mo yun? Scratch. From scratch, from level zero hanggang sa na-achieve niya. And I'm sure na-apply niya itong sinabi niya at senior niya sa atin. Ano, bongga. Alam mo kung matatanong natin siya, ano kaya ang sagot niya dun sa tanong natin kanina, no? Masaya ka kaysa sila o yung iba. No? Totoo. Marinig natin yun. Kaya naman, alright. Let's call in. Call in. MVPS Internet. Bye. Oh, okay. Bye din, MVP. International na talaga tayo, no? Ang guest natin, Oprah. Nakakaloka yun. Diba?